Tiny Tony. Yan ang show na hindi kinailangan ng effects. Kasi nga, from the title pa. Tsaka nung pinresent sa akin, kasama ka, may gagawin kang superhero. Mars Ravelo na series. Ganda nito. Ano po yan? Tiny Tony. Kinuha niyo po ba ako dahil tiny, maliit lang talaga ako? Or ano? Hindi naman sa ganun. Chos talaga ako. But you know what? Itong Tiny Tony nito, sobrang proud ako kasi ang ganda ng effects nito. Ang ganda ng effects, ang ganda ng pagkakagawa. Ang hirap lang ha, ang hirap gawin ito kasi dito ko rin first time nakatrabaho si Coco. Si Coco, that time, kontrabida ko siya. Papasok pa lang siya sa mainstream. Nasa yes. Ano, pa-transition pa lang siya. Bro, ang ibig sabihin yan, malapit na matapos yung countdown. Bro, alam mo ba kung lukasin bomba yan? Bro, parang nakita ko na sa web to dati. Bro, ang bomba! Nasabog na! Ano yan eh, parang nung time na yan, nag-shoot lang siguro ako with them for 3 taping days. And after nun, lumiit na ako, lahat ng shoot ko, chroma. So green screen, so nag-taping sila ng separate muna, tapos tsaka pa lang ako mag-taping para makapag-interact with the ano. So CG lang talaga siya the whole time. Challenging sa artista yan kasi di ba wala kang kaharap? Oo, mahirap. Naka-eksena. Mahirap, parang naka-mark ka na, naka-harness ka, tapos sabihin sa yung director, sige, kanan, tingin ka sa kanan, taas. O yan, markahan mo yan, makita mo, ilaw lang ng studio. O yan ang nanay mo. So pagkakausapin mo yung nanay mo, yung ilaw na yun. So it worked na parang yun yung imagination. Grabe. Saka first title role ko yan eh. Na first time ko nagkaroon ng show na parang Tiny Tony ako. Oo,